sprinkle natin yung ating cheese. At yung ating ham. So, ayan na siya. Luto na ang ating carbonara special ni Chris Cocinero. Uy, magandang araw mga kaibigan, kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada, ano pa? Kaberks. Mga kaberks, Chris Cocinero nga pala. At para sa araw na to, tayo ay magluluto ng special request. Kasi may request ang ating isang subscriber dyan. At ang pangalan niya ay si Madam Daisy Hare. Madam Daisy Hare ng South Cotabato na taga Marvel. Ang sabi niya, Chris Cocinero, baka naman pwede kang magluto ng carbonara. Sabi ko, carbonara? Ano ba? Italian ba yan? Gagawin natin, Pinoy version ng carbonara. So, mag-start na tayo. Game! Para hindi magdikit-dikit yung ating pasta, siyempre, alam na ng mga Pinoy yan, lalagyan natin ng oil ng ating kumukulong tubig. Then after, lalagyan na natin yung ating pasta. Yan, nilagyan nyo yung pasta nyo pagka kumukulo na yung tubig. Pero meron ding iba, sabi nila, pwedeng ilagay yung pasta maski hindi pa kumukulo yung tubig para pagkulo ng tubig, mabilis lumambot yung inyong pasta. Pero nakasanayan ko na na maglagay ako ng pasta kapag kumukulo na yung tubig. Galing pa yan sa nanay ko, saka sa lola ko. Shout out nga pala sa aking nanay at saka hello sa aking lola from heaven. Nanonood siya for sure. So ito na mga kaberks. Luto na ba yung ating pasta? Paano natin malalaman kung luto na yung ating spaghetti? Kukuha tayo ng isang piraso, di ba? Kukuha ka ng isang piraso. Tapos anong gagawin? Kakagatin natin? Bibigyan ko kayo ng teknik. Halika, lapit ka. Kapag ang spaghetti, hinagis nyo sa wall, at dumikit siya sa wall, luto na siya. Luto na ang inyong pasta. Dumikit na siya. Huwag yung gagawin yun na joke lang. Luto na yung pasta natin. So, gagamit tayo nitong tinatawag na, ito yung tinatawag na pork cured meat. Yung, ito yung bacon, pero ito yung ang tawag dito, product nila. So, ito yung gagamitin natin sa ating carbonara. Ngayon, kung wala sa Pilipinas ng ganitong klase ng bacon, pwede rin kayong gumamit ng ground pork o kaya ground beef. Bahala kayo, i-explore nyo. Alam mo naman mga Pilipino sa atin sa Pilipinas, makakagawa at makakagawa ng idea yan. Pero ako dito sa Canada, nasanay na ako na gumagamit ng cured pork. Yan. So, mga ka-berks, unahin natin itong ating cured bacon. Gagawin natin, lulutuin natin yan. So, pinainit natin yung ating pot sa isang high heat. Ngayon, na meron na siyang bacon, hinaanan natin siya. So, antayin natin na mag-crispy yung ating bacon. Yan, malapit na maluto yung ating bacon. So, nag-prepare lang ako ng 4 na egg. Tapos, gagamitin natin yung yolk. O yung itlog na kula. Yeah.
So ito na yung ating bacon. Ang nangyari, naging a little bit crispy na sila. So makikita nyo, meron tayong mga excess oil dito. So alisin lang natin yung ibang excess oil. Sali nyo sa isang lalagyan. Para hindi masyadong oily yung inyong carbonara sauce. Tapos yung natira, yan natin gigisa yung ating bawang at sibuyas. So, maglalagay naman tayo ngayon ng bawang at sibuyas. Wow, ang bango. Kung ayaw niyong gumamit ng bacon, pwede kayong gumamit ng ibang alternative. Kagaya ng beef or sausages or ham. Kung gusto niyo ganun, pwede rin. Or giniling, pwede rin. Kung ayaw niyo ng pork, pwede giniling na beef or actually maski corned beef, pwede. Basta discarte niyo na lang. Pero I wanna make it simple and malapit doon sa original na carbonara. So, I just make it a little bit, anong tawag dito? Different, pero malapit pa rin siya sa original. Then, you're going to add mga 1 cup or 1.5 cup of heavy cream. So, ito, wala akong heavy cream. Meron ako dito sa bahay is regular milk. So, pwedeng skim milk, regular milk, maski ano, gatas ng kalabaw, pwede rin. So, yan lang ang available ko dito. Galing ako sa store kanina, walang heavy cream doon. Actually, heavy cream is only made from milk and butter. So, I'm just going to put milk and then I'm just going to add a little bit of water. Medyo napamahal lang ako ngayon kasi gagamit ako ng butter at saka gumamit din ako ng milk. Pero kung meron ko yung heavy cream, mas cheaper. Pero okay lang yan. Tapos hayaan nyo lang siya na matulog. Ngayon, dito na tayo sa ating egg yolk. Dahan-dahan lang yung ating pag-mix sa kanila. Tapos pagka medyo okay na sila, lagyan nyo na sila ng heavy cream. So since I don't have heavy cream nga, meron ako dito is milk. Paghaluin nyo lang sila. Ayan. Luto na yung ating carbonara sauce. Lalagyan na lang natin siya ng ito nga, yung ating milk and egg. Ang paglagay natin, paunti-unti lang ha, huwag niyong basta ilagay kaagad. Kailangan na maging pino sila, hindi yung buo-buo yung egg. Kung gusto nyo pa ng medyo malakot pa, pwedeng mag-mix ulit kayo ng egg at saka ng milk. Kasi yung ating yolk ang magpapalapot dito sa ating sauce. Yan, gumamit na ako ng whisk para ma-maintain ko yung lapot niya para hindi magbuo-buo yung ating egg. Next, lalagyan natin siya ng isang lata ng mushroom. Itong mushroom na to, slice na to, galing sa can. Tapos na-drain ko na rin siya. Pero kung gusto nyo ng fresh mushrooms, pwede rin. Or if you want to
explore your creation or your creativity, pwede kayong mag-add ng carrots or anything that will add colors in your carbonara. Now you're going to put a handful of Parmesan cheese. Ayan. Kung gusto nyo, lagyan nyo rin siya ng konting paminta. Kung matabang pa rin para sa inyo, pwede nyo lagyan ng konting salt. Depende na yun sa panlasa nyo. So, ayan na. Finish na yung ating sauce para sa ating carbonara. Yan yung nakasimple. Nagsangag nga pala ako dito ng konting ham. Yan. Para may twist yung ating carbonara. Ito yung lalagay natin sa ibabaw ng carbonara mamaya. Dinice ko lang siya na manila. Ito na. Ito na yung ating carbonara sauce. Kuha lang tayo ng eksakto para sa ating pasta. Ayan. Haluin lang natin siya. Tapos salin natin siya. Ayan. Ayan na yung ating special pasta. Sprinkle natin yung ating cheese at yung ating ham. So, ayan na siya. Luto na ang ating carbonara special ni Chris Cocinero. Tikman na natin. Mga ka-berks, ito na. Luto na yung ating carbonara. Titikman na natin. Yan. Mas masarap din pala itong carbonara kung meron kayong garlic toast dyan. Bread, tapos lagay nyo lang siya sa pan. Lagay nyo ng garlic butter. Tapos yun na. So, ito na siya. Yan. Kita nyo naman, mga ka-berks. Mukhang masarap talaga to. Tikman na natin. Bawal ako sa carbo dahil nga ako'y diabetic, pero konti lang naman yung titikman natin. So, game. Ganito pala ang lasa nila ito. Sarap. Sarap na. Special carbonara ni Chris Cocinero. So, shout out na po tayo. Shout out for today. Hello nga pala kay Chris Dabo, saka sa kanyang asawa. Yan, hello sa inyong dalawa, saka sa kanilang mga anak. Kay Kuya Bonbon Hari. Hello Kuya Bonbon, kay Tongtong. Hello din. Hello nga pala kay Micah Torres, ang aking kapitbahay na inaanak dyan sa Bataan. Hello. Hello din kay Rufino Cabantong Jr. Yan sa Maribeles, yung kaklasiko. Yan. At hello din kay Veronica Cardenas, kay Rafael de Guzman. Hello sa mga kaibigan natin dyan sa Calgary. Yan. Hello din kay Yuna Karamoan, yung anak ni Christopher. Hello. Yan. Hello rin pala kay Eman Cruz from Norala, South Cotabato. Hello sa'yo, Eman, saka sa pamilya mo. Hello din kay Eric Dasmariñas ng Marbel. Nagpapahello naman si Nicole. Yan. Hello daw sa'yo. At sa pulis ko na classmate na si Ma'am Jessamine. Ma'am Jessamine, mabuhay ka at maraming salamat sa iyong suporta, ha. Tapos happy birthday kay Mami Rosalie Pigaw at Tita Geraldine Gallego. Yan, halos magkasunod ang kanilang birthday. So happy birthday sa inyo. Yan, hello kay Engineer. Hello kay Mama. Yan, hello sa inyong lahat. Yan. Hello nga pala sa mga kaibigan natin dyan sa Inuvik.
At saka dyan sa Yellowknife, yung isang araw na nakausap ko isang kaibigan natin, nagpapabate from Inuvik. Yan, hello sa'yo. Tapos, hello din pala kay Nanay Zinaida Francisco ng Orani, Bataan. Nanay Francisco, yan, Nanay Seni. Yan, hello po sa'yo. Merong nagre-request naman sa atin ng palaka. Yan, si Ate Maribel na taga Yellowknife. So next time, gagawin natin yan, ha? Kay Nanay Aurora Ocampo from Pantalanluma, Orani, Bataan. Ayan, kinorek ko na kasi sabi ko nung nakaraan is from Hermosa. Yun, sa Pantalanluma na pala siya nakatira ngayon. Hello po sa inyo. Hello din kay Ariel Buenaobra, kay Almanyala. Nag-ihaw-ihaw siya ng lechon kahapon sa piyesta. Sayang wala ako dyan, sana na-i-vlog natin dyan. Happy piyesta sa inyo mga taga Orani. Yan, hey Antonino Batino. Yan, Anthony, hello sa'yo. Kay Betchay, hello sa'yo dyan. Kay Glessy Fabian, kay Jelica David Navarro, kay Michael Velasco, kay Sir Danilo Del Rosario dyan sa Brisbane. Magpagaling po kayo dyan. Hello po sa inyo. Ayan. Tapos kay Tita Mary, syempre, kay Tatay Anto, kay Nanay Seni ng Donya. At hello pala kay Dominic Cruz de los Reyes. At sa lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Abukay, Bataan. Yan, hello po sa inyong lahat. At maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Kayong lahat ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng aking mga video. So maraming salamat po sa inyong lahat. Kung mga hindi natin nabati, babatiin natin sa susunod. So magandang araw po. Ito nga pala inyong kaibigan, kapamilya, kapuso, katropa at kaberks. Chris Cocinero po. Magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye! Meron po tayo ng bloopers dyan sa dulo, so panoorin nyo. So mga ka-berks, titikman na natin kung anong lasa nitong ating ano nga? Carbonara kasi! Hello din pala kay Eman Cruz from Norala, South Cotabato. Yan, hello din sayo. Tapos hello kay Eric's Dust. Betchay, nagpapabati ka, so hello din sa'yo, ha? Kay Glessy Fabian, nandiyan sa BC. Kay Jelica David Navarro. Kay Aisa Manuel. Kay Joseph Ventura. Si... ano na?